Enjoy yung kanilang awari, hindi nila na-experience, at hindi nila naramdaman how iconic they are. Ang napansin ko kasi, walang nakakakilala kung ano ba ang pambansang alagad ng sine. Isang way ang sine icons na maipakilala sa bagong henerasyon. Sa totoo lang, hindi mo man pwedeng sisihin ang kabataan na hindi hanapin ang isang bagay na hindi sila pamilyar. So, importante rin na since hindi sila pamilyar, part of the responsibility, or not part, major aspect of the responsibility, is to bring these insights, to bring these ideas to the students. In a way, dumadami yung nanonood ng mga pelikulang Pilipino na ginawa noong unang panahon pa. At thanks to CCTC Icons at Avita, binabalik na itong mga classics na ito. And of course, at the same time, no, acknowledge ang ating mga iconic na mga national artists like Sir Ricky, Miss Nora Honor, Ryan Kayabiyo, habang buhay pa sila. What I intend to do is talk to more universities and colleges, and I don't want to use the word require, but if kaya nilang i-require yung students nila, why not? Kasi they will only benefit from it. It's an opportunity you can't afford to miss. It's very important for us na magkaroon ng ganitong event kasi bukod sa namumulat tayo sa lagay ng society natin noon, namumulat din tayo sa mga posibilidad pa na or merong mga film na hindi lang para ma-entertain tayo kundi para matutunan tayo. Imagine that I'm going to live on. Kung halimbawa ito'y tuloy-tuloy na mangyayari, I'm going to live on. Especially kung if they're going to fund it na every year, maipapakita yung mga ganitong uri ng trabaho. Medyo may experience ito ng mga karamihan ng mga kabataan. Hindi malayo sa atin yung national artists. Like, although we honor their works, mahusay sila mga tao, but spent tao sila. And we have a lot to learn from them. We should not put them on a pedestal na parang i-admire lang natin, dadasalan lang natin. Kasi, you know, marami tayo pwedeng matutunan sa kanila na hindi lang sila MVP lang. Kailangan kausapin, tanongin. Lubusin natin habang nandito sila. Marami tayong matututunan at marami pa tayong pwedeng malikha. No? Hindi tayo magiging national artist lahat-lahat, pero it will make us a better people mas naiintindihan natin ang isa't isa. Hindi lang students, pati kanina, may mga elders din na parang binalihan talaga yung movie. To us na younger audience, parang their icons, parang andito sila. But with events like this, parang ka-level lang natin sila. We get to ask questions to them and we get to hear the answer straight from them. Napapalapit po kami sa filmmaking, especially Filipino filmmaking. I really love the person who asked na patay na ba ang pelikulang Filipino? Kasi in fact, hindi po siya. Tama nga po yung sinabi ni Sir Ricky Lee na the fact na nandito kami means buhay pa yung pelikulang Filipino. We hope that through this program, we can create a greater awareness and appreciation of Philippine cinema among the Filipino public. Malaking ano to bilang pagmumulat sa kanila sa kung ano ba ang pagiging Filipino, yung kultura, yung values na meron ng mga Pinoy, pagkilala at pagrespeto sa gawa ng mga national artists. Bakit ba sila naging national artists? Ano yung ambag nila? Paminin ba natin at hindi, usually with great adversity, that's the fountain of creativity. So, ang daming magagandang opera nila Marilu, nila Direk Kili, nila Direk Lino Broca, nila Ishmael, nila Mike De Leon, na nabuhay, nag-flourish during that era.
So yun yung nakikita namin na purpose. It suddenly started becoming a reflection really of the Filipino's culture, its identity, its history, both physical manifestation and the psychology behind it. Bakit itong pinapanood ng mga tao na sine during that particular time? Ano ang nasa isipan nila kaya sinasuportahan nila ang ganun mga pelikula? So yun, doon namin nakita na mas malaki yung importance niya. And that's something that we've incorporated and added as patuloy ang pagre-restore ng mga pelikula. Paglabas nila sa sinihan after nila mapanood itong mga Filipino classics na ito, nabago ang kanilang pagkatao, nabago ang pananaw nila sa buhay. Lumambot or maybe tumigas lalo ang kanilang mga puso, hindi natin alam. Sana hinahangad natin, makita nila na may halaga itong programang ito. Ito yung isang mahalagang bahagi ng kanilang kaalaman tungkol sa ating kalinangan, tungkol sa ating kultura, tungkol sa mga pamana ng mga bubad sa kalagad ng sini. Pag puro ka lang dyan, publish ng national artist, hindi mo naman nakikita yung kanilang work. How do you appreciate them? But if you watch the work of a national artist, talagang nakaka-inspire. So the dream has to be kept alive. Dapat yung mga screenings na kaya ko na pupuno kasi libre. Dapat makita nila na rare opportunity ito. Hindi lang para makanood natin ang pelikula, para kundi para ma-meet natin yung mga lumikha ng pelikula. I don't think pwede tayong bumiretso sa future kung hindi natin nililimunin ng pag-aaral yung nakalipas.